Magandang hapon sa lahat. Ito po si Herbert Curia, author promoter ng Human Rights Promotions. Ang boses ng Human Rights Promotions sa malayong demokrasyang ito, kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoong Diyos, banal na Panginoong Jesucristo at kabahin ng kalibunganong banal na Santa Maria. Mula sa mga isyong ating nakalam at pagbabantay at pagmapairal ng mabuting pamamahala, patas ng hustisya at karapatang pantao ay hinggil sa isyu ng ang aktivismo o pagrarally ay hindi armed struggle according to the government prosecutor panel. Ayon sa ating government prosecutor panel, ay hindi armed struggle ang rally sa pag-dismiss nito sa isang kasong iniyain ng PNP, CIDG at magulang na aktivist ng sinamantalang nirecruit di umano ng ilang student activist din na inrereklamo. Ang pakikisa ng sinabing nabiktimang aktivista sa mga rally at pagsama dito sa mga sinasabing nagrecruit sa kanya ng mga kasama niya mga aktivista ay ayon sa kanyang kagustuhan at hindi pinilit lamang, walang patunay, di umano ang PNP na ang mga armadong rebelde itong organisasyon ng LFS at saka anak bayan at itinanggi ng mga aktivista na mga nirereklamo na ang mga organisasyon nila ay nagre-recruit ng minor para sumapi sa mga NPA. Maging ang mga witness na former rebels na tumestify ay nasa kanilang kagustuhan di umano ang pagsapi nila doon sa mga sa rebels, pag-rebellion. Sa isang sa ibang balita na ating nakalap ay ang karapatan ay nanguna at nananawagan ng pagkakaisa upang isa boses. At wakasan ang akiling sabasabilang paggunita sa mga nabiktima ng mga killing sa bansa mula sa kampanya kontra droga at kontra insurgency. Ang buwan na ito ay minarkahan nilang August mark a deadly month of killings in the Philippines. Maliban dito ay ang violence din sa strict quarantine rules ng pamahalaan na nagresulta ng mga killings din. Ang karapatan at mga kaisa dito ay nananawagan sa lahat ng human rights advocates na nanawagan sa mga lahat ng human rights advocates na makiisa sa kanila at magpatibay sa panawagan na tigilan o wakasan na ang killing sa bansa at masuportahan ang mga pamilya ng biktima at mapairal ang hustisya sa bansa at suportahan ng United Nations sa investigasyon nito sa human rights violations sa, o killing sa bansa. Ang Agosto ay talaga nila ngayong buwan ng pagunita at buwan din ito ng pagpapairal ng hustisya. Ngayon, ang Human Rights Promotion ay maring sumusuporta sa pagpapairal ng mabuting pamamahala, patos ng hustisya at karapatang pantao. At maring nating sinasuporta ito sa Administrasyong Duterte na pairalin ang mga nasabing pagsasamoses. Sa isyong ito ng aktivismo at rally ay hindi armed struggle according to government prosecutor na kung saan ito ay mahusay na pagpapairal ng hustisya at batas sa bansa. Nasa ginawang hakbangin na ito ng government prosecutor natin at i-dismiss ang kaso laban sa mga aktivistang inireklamo dahil sa pinaghihinalaan ng mga rebelde na nag-recruit ng mga minors o mga tao para gawing NPA. At sinampahan din ng iba't ibang mga kaso
ang mga aktivistang ito kaugnay sa pagsama ng ano kanilang sinasabing ni-recruit sa kanila ng kusa. So yun, maliban dun sa sila ay maraming kaso ang isinampa noong PNP CIDG saka ng mga magulang ito doon sa sinasabing pag-recruit doon sa minor o yung sinasabing siya ay kinidnap. But eventually sabi nung ating government prosecutor, kusa na sumama yung aktivista na sinasabi nilang na-recruit. At siya ay nasa tamang edad nung sumama doon sa mga rally-rally at kusang man siya nandoon. So ngayon ay nagpahira lamang ng patas na hostesya ang ating government prosecutor dito sa kanilang desisyong ito na i-dismiss yung mga reklamo sa mga suspect na estudyante at aktivista. So, naway patuloy na maging patas yung ating government prosecutors at maging PNP upang ang kanilang mandato at trabaho ay magampanan nila ng patas at walang biktima, mabiktima din o maabuso kung magkakamali sila o direktang aabuso sa pangulin. Ang pagprotekta nila laban sa kasamaan, partikular sa isyong ito, ay dapat lamang na maging patas sa hustisya at karapatang mandao na pangunahin na ito ay kanilang dapat na mapahiran. So yun, dapat yung ating government prosecutor mula doon sa PNP, so dapat sila ay mapahiran yung patas na hustisya at huwag silang magbabuso doon sa tungkol. So, dapat maging fair. So, kagaya niyan, nung naging decision ng prosecutor panel na nag-investigate doon sa kaso na iniyahain sa kanila. So, yun, dinismiss yung kaso dahil nga sa weak, walang ebidensya na nagpapatunay na yung organisasyon ng LFS, organisasyon ng anak bayan, ay mga rebuilding grupo. At kapag nag-rally ka, siyempre, directly na sinasabi niyo, pag nag-rally, hindi naman armed struggle yun. Yun ay legal na hakbangin ng mga sino man na ikaw ay magsabuhis na sa pamahalaan mo ng anumang pananaw mo na politika, mayroon kang hinaing, mayroon kang nakikita dun sa pamahalaan na pamamahalang mali. So naturalmente, sasabuhis mo kung ito ay dapat nilang ipamahala, lalo na kung ito ay nakakapit sa taong bayan. So karapatan ng sino man na mag-asimbliya magsabuhis dun sa pamahalaan at ito ay hindi pagkalaban, kundi ito ay para doon sa mabuting pamamahala o para magsaayos ng mabuti yung pamamahalang ipinapamahala ng mga nasa tungkulin sa pamahalaan. So yun, kung merong mali, kung sa tingin natin may mali, sa tingin natin ito ay nakaka-apekto, na dapat ay mayroong mas mahusay na pamahala na dapat na gawin, yun ay karapatan natin ng isaboses doon sa pamahalaan at yun ay hindi pagkalaban at yun ay hindi rebellion. So sa isyu naman ng panawagan ng karapatan na magkaisa at patibayin ang pagsasaboses at pagpapairal na manawagan, mawakasan ang kiling sa bansa at mapairal ang patas ng hustisya, ang Human Rights Advocacy Promotions ay nakikiisa dito upang ang karapatan at patas ng hustisya at umiral at ang kiling sa bansa ay matigil at mawakasan at ang peace and order sa bansa ay hindi maging abuso o bagus ay maasahan, partikular sa paglaban sa droga at rebellion o terorismo. So dapat yung ating enforcement, so dapat sila magpaira sila ng patas ng hustisya na sila ay naaasahan at hindi yung nagresulta ng mga pang-abuso o abusong hakbangin na kanilang sinasagawa para supilin yung mga kasamaan sa bansa, particular yung droga at pagkalaban sa rebellion. So yun. So dapat ang kanilang dapat sila ay hindi umabuso doon sa kanilang tungkulin in suppressing criminality in the country or rebellion terrorism. So dapat ipatupad nila yung patas na hustisya, karapatang mantao in acting and suppressing criminality, rebellion, particular nga yung droga yan. So yun. Higit ay ang pag-iibayo ng peace talk sa bansa upang ang labanan ay matigil sa bansa at
maraming civilian ang naitala o mga non-armed na mga tao na iniuugnay sa paglaban sa terorismo at droga ang pinaslang, at ito ay hindi dapat umiral sa isang bansang nagpapairal ng mabuting pamahalaan, patas ng hustisya at karapatang tao, at may puwang ang usaping pangkapayapaan sa bansa. So yun dapat, so yun yung ang human rights advocacy ay ang ating sinasabosin sa pamahalaan higit ayun nga usaping pangkapayapaan sa magkabilang panig upang maresolba yung digmaan ng mapayapa. At maliban dyan ay ang pagpapahiran mo, karapatang pantao, yung IHL, doon sa kanilang paglalabanan upang sa ngayon ay may respeto yung mga karapatan, lalong-lalo na maprotektahan yung civilian community o yung mga civilian doon sa kanilang paglalabanan. At kagaya ng ganyan, walang civilian na nadadawit o naaabuso. Ang ganyan lalo na, halimbawa may mga ganyan mga organisasyon, mga pampolitika, organisasyon na nagsasabosi sa pamahalaan, na anong nangyayari ay na nalilink o nare-red tag, umaabo sa ganun na pinalalabas sila na nag-recruit ng mga minors pa o mga tao na sila ay nag-recruit para maging MP. So dapat tayo ay maging patas dyan yung ating pamahalaan at hindi umaabuso doon sa kanilang sa kanilang tungkulin na hindi sila nakaabuso ng sibil, lalo na yung pag-autobahan niya ng anti-terror law, na kung paano mo hahanapin doon sa civilian community o paano ka maghihinala o i-a-after yung mga sumusuporta o yung mga kaisa ng CPP and PND, palimbawa o terorista, doon sa civilian community. So yun ang nagiging mahirap ngayon na dapat may mahusay tayong batas dyan upang maprotektahan yung civilian community, sapagat may mga naglalabasan niya, nagrito ng anong nangyayari, nagtatrump up charges or yung iba ay na-extrajudicial killing, yung mga nalilink na NPA. So yun yung isang mabibigat na mga bagay na hakbangin na dapat ay yung mga ganong klase na mga pang-aabuso ay maiiwasan from the civilian community na pinaghihinalaan nila. So yun yung nagiging problema ngayon at lumilitaw na mga nagiging mga pang-aabuso nung nasa pamahalaan against aftering sa terorismo o rebellion niya. So may mga yan, yung mga aktivista, ang issue ay sila ay tinatrump up charges, tinatanim ng mga kung ano ng mga ebidensya para sila ay makasuhan ng habang buhay at nobilyon. Mabibigat yung pagka na set up pa ng ganun. Tapos yung mga ganyan na ikaw pinalalabas na ikaw ay recruiter. So yun. Nililing ayun, halimbawa, mga organisasyon sa kay Armado, hindi naman, no, walang patunay. So yun ang mabibigat ng mga, dapat mayroong protection dyan, yung ating, yung mamamayan, lalo na yung mga organisasyon na mga, yan nga, mga progresibo, na hindi naman sila linked dun sa Red, o hindi naman sa Armado, kagaya nga na naging decision ng, ano, ng mga pagtingin ng ating prosecutor na dapat manatiling ganun na sila mahusay doon sa ano doon sa kanilang mga investigasyon at pagtingin na kung pupukusin na yung mga rebelde o hindi doon sa civil, para maprotektahan yung civilian doon sa mga anumang pang-abuso in aftering CBP and PNPM. So dapat yun maging mahusay yung ating batas at mga nasa tungkulin upang protektahan yung mga civilian. So aside from that, muli ang kaliwanagan ni Mother Mary ay gumabay sa bansa mula pamahalaan at mamamayan Pilipino at mamuhay ayon sa mabuting balita o salita at gabay ng Diyos o pamamahala at paghahari ng Diyos upang mapamuhay tayong lahat ng mabuti at mapayapa, at ang kasamaan ay hindi mamayan. So patuloy tayong gabayan nawa ng banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Jesucristo at banal na Santa Maria, tayo makapamuhay ng mabuti. Magandang hapon sa inyong lahat at God bless you all.